eto, baka magmahal yung paborito nating sa malamig. Pumalo na kasi sa mahigit 100 piso ang presyo ng puting asukal sa merkado. Kaya't ang isang grupo ng mga sugar producers may mungkahe kay Pangulong Bongbong Marcos. May ulat si Clazel Pardilla. Mapait pero manamis na miss na kape ang hilig ni May. Hindi naman siya nagdidieta, pero nagbawas na raw siya ng paglalagay ng asukal sa itinitimplang kape. Dati balik dalawang kutsara nito, tapos ngayon isa na lang. Kasi sobrang mahal ng asukal. Dati puti yung ginagamit, tapos ngayon pula na. Mas mahal ang puti kaysa dito sa brown. Sa price monitoring ng Department of Agriculture sa malalaking palengke sa Metro Manila, tumaas ng 20 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Mula 70 pesos na karaang buwan, 90 pesos na ang presyo ng refined sugar. Sa mga grocery naman na minonitor ng Sugar Regulatory Administration o SRA, sumampa hanggang 106 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Ang halaga na yan, halos katumbas ng 17 piraso ng itlog at halos isang dosena ng instant noodles. Kaya reklamo ng ilang mamimili. Sobra naman yan yun, overpricing na yun pag 100 na. Nahirapan po kami sa mga, ngayon sa sobrang pagtaas po ng asukal po kasi yun yung gamit na gamit po namin eh. Nagmahal din ang ilang uri ng asukal. Higit 30 pesos ang aumento sa washed at raw na asukal. Hirap daw ang ilang nagtitinda sa Visayas Market na makakuha ng murang supply ng asukal. Ang price dati na asukal is papatak ng 2,000 maigit. Sa ngayon, umaabot na siya ng 4,000. Nahihirapan makakuha ng mura. Mataas daw yung mga bilin, mga krudo. Sa palengking ito naman sa Commonwealth, hindi na raw kaya ng ilang negosyante ang laki ng puhunan sa asukal, kaya nagsara na lang. Dati marami kami nagtitinda ng asukal eh. Ngayon, konti na lang kami. Dating kumukuha sa amin ng 10 kilo araw-araw, ngayon, 2 kilo na lang, minsan hindi pa. Dahil sa mahal ng asukal, gapang daw ngayon ang negosyong palamig ni Lovely. Kaya para tumubo, minsan tipid-tipid na lang sa pagtitimpla. Minsan nagreklamo rin mga customer, ganyan, ba't mataba? Pero si Dako na nagtitinda ng street food, marami pa rin maglagay ng asukal. Yun nga lang, mula 10 piso, itinaas na niya sa 20 pesos ang tindang banana queue at kamote queue. Pero hirap pa rin daw kumita. Dati, magkano lang ang kilo ng asukal eh. Ngayon, alas doble. Dati kasi kumikita kami na sa maghapon, nasa 2,000-3,000 eh. Ngayon, bawas na. Alas kalahati na lang din yung nakukuha namin. Tapos magbabayad pa kami sa pwesto. Kamakailan lang sinabi ng SRA na posibleng maubusan ng refined at raw sugar bago matapos ang buwan ng Hulyo at pagsapit ng Agosto. Bumaba kasi ang produksyon ng asukal dulot ng paghagupit ng bagyong Odet. Pero giit ang United Sugar Producers Federation o UNIFED. May natitira pang supply ng asukal sa mga bodega. May 200,000 metriko toneladang imported na asukal kasi na ibinigay sa mga bottlers at beverage industry. Tingin ng UNIFED, may nag-hoard o nagtatago ng supply ng asukal. Dapat mag-internal survey na yan, ang tawag to, ang SRA, yung DA. Makita nyo dyan, kung sinong nag-hoard ng asukal, nandyan yan, sigurado yan. Ayon sa UNIFED, nasa 45 hanggang 65 pesos lamang ang farm gate price ng asukal sa mga planta. Dapat daw maglagay ng suggested retail price asukal para maitama ang presyo. SRP of 70 pesos for raw and 80-85 pesos for the refined. DPI should go around and touch these people who are charging regular consumers 100-605. Hindi na pwede yan. Dapat ikulong yan eh. Titriple nila. Sobra naman yan. Huwag naman ganon. Para tuluyang mapababa ang presyo ng asukal, isinusulong din ng grupo na mag-angkat ng 100,000 metriko toneladang asukal para sa general consumption o mga ordinaryong mamimili. Inirerekomenda rin nila ang pansamantalang pag-alis sa mga ipinapataw na buwis sa asukal. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang mga paraan para mapamura ang presyo ng asukal, kabilang na ang paglalagay ng SRP at importasyon. We are definitely looking into SRP, no? But before we even recommend na magkaroon po tayo ng SRP, tinitingnan din po natin ang cost of production.
ng ating mga magsasaka. Sisikapin din daw ng DA na mabawasan ang napakaraming pinagdaraanan ng mga produkto na siyang mas nagpapamahal sa asukal. Kasi ma'am, sa retail, meron na pong napakaraming layers ng traders. For every person na madudugtag mo sa value chain, then definitely there will be cost. Nakadiwa, ma'am, 50 pesos lang po ang ating asukal. Kalay Zalpardilia, para sa bayan.